Tahan, kumuha ng affidavits at tulungan po lahat ng nabiktima ni Nina Mabatid. Si Nina Mabatid po ay isang ex-consular ng Cebu City at may dalawa po siyang ginagamit na kumpanya. Yun ngang nabanggit na opportunities abroad at yung Pinoy Care Visa. Ang kanya pong modus operandi ay mag-offer ng student visa papuntang Canada. Pero ayon po sa Canadian Immigration Policy, hindi po pwede dahil hindi po qualified yung mga inofferan niya ng student visa, no? At tulad po ng nasabi kanina, kami po ay tumulong at ni-refer po namin sa NBI. Nagsampa po tayo ng kaso mismo sa Cebu City dahil ginagamit po niya karamihan mga LGUs, no? So LGUs all over the country, ang kanyang connect ay minsan mga peso, yung mga officers po, no? At dahil dito, kami po ay nakipag-ugnayan sa halos lahat ng LGUs at sinabihan po namin yung mga peso na huwag pong i-entertain, huwag nilang i-accommodate yung request for any intervention regarding po sa offer for student visa with the end in view of offering work in Canada. So yun po ang ginawa ng DMW. Kami po ay nakikipagtulungan ngayon sa NBI for the follow-up po ng mga criminal cases for estafa and illegal recruitment na sinampa po natin. Okay. Nabanggit po kanina ni ma'am na nagsumbong sila sa Hong Kong authorities at hindi sila pinakinggan kasi out of jurisdiction daw nila yon. Pero siguro kung government to government through the DMW nakipag-nayan sa Hong Kong authorities, baka pinakinggan. You did not do that, sir? Yung pong ating Migrant Workers Office po na headed by Labor Attaché ay kasalukuyan pong nakikipag-coordinate sa Hong Kong government at inaalam po natin yung proseso. Medyo may technicality lang po kasi yung kanyang mga activities, although nagawa sa Hong Kong, yung iba po ay sa Pilipinas nag-umpisa. So inaalam po ng ating MWO sa Hong Kong kung ano po yung pinakamainam na paraan upang makasuhan po siya doon. So meron na po bang naisang pasong kaso sa kanya sa Hong Kong? Nasa MWO po natin, yes po, nakikipag-coordinate po ang ating Labor Attaché. So siguro po, iban na lang siya sa Hong Kong. Siguro ma-request niyo po sa Hong Kong government na wag na siya papasukin ng Hong Kong. I think that's the least you can do.